Good morning, dear brothers and sisters of Good Neighbor Christian Fellowship. Good morning too to our relatives, friends, and classmates who are with us today in our online praise and worship this third Sunday of August. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo na on this third Sunday of August, again, Lord, magkasama po muli kami sa aming mga tahanan, which we now consider as our church, to offer you our praise and our worship, to thank you, and also to acknowledge, Lord, your with sense of gratitude, all the blessings that you bestow on us. At the same time, Lord, we pray that may we receive your forgiveness for our sins. Inaamin po namin, aming Diyos, na while we are your children, still in human form, nakakagawa pa rin kami ng pagkakasala. That's why, Lord, papasalamat kami sa assurance of forgiveness na sinabi mo sa 1 John. If we ask for forgiveness, you are faithful to forgive us our sins and cleanse us from unrighteousness. Lord, we pray na nawa po ay patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. This morning, Lord, we thank you that we can continue learning from Colossians chapter 2, verses 6 and 7 that Pastor Ribo is focusing on para po sa aming topic for the month of August. Salamat, Panginoon, sa mga itinuturo mo sa amin, iniaaral mo sa amin through Pastor Ribo na naniniwala ako aking Diyos, na nakakatulong upang ang aming spiritual life, ang aming Christian life, ang aming Christian witness ay maging strong, maging robust in the presence of realities around us. Panginoon, this morning we pray that again, Pastor Ribo, you will bless him, you will bless his message. Salamat po na binigyan mo siya ng kakayahang ipaliwanag ang iyong salita sa isang maliwanag, malinaw na paraan na naunawaan namin. Tulungan mo kami na hindi lamang ito maunawaan, kundi ito'y isabuhay namin, Panginoon. Panginoon, umagang ito, dalangin po namin siyo, aming Diyos. Tulungan mo kami na anuman ang mga alalahanin namin sa aming buhay, ipagtiwala namin sa iyo. Sapagkat sinabi mo sa Philippians 4, 6, and 7 that anumang anxiety we have, we bring it to you by prayer, by supplication, with thanksgiving. And you promise us that you will give us peace of mind. So that, Lord, we can face up with these challenges joyfully, with certainty. Salamat siya, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po sa ating mga anak o apo ay nagsimula na pong mag-aral for this school year 2021, school year 2022, both in public and in private, especially private schools. Kaya atin pong patuloy silang itinadalangin na even sa online method ay maging enthusiastic sila na matuto, pag-aral, kahit na po wala sila sa classroom sa kanilang eskwelahan. Ito po ay realidad sa atin sapagkat andyan pa po ang panganib ng COVID-19, especially ng Delta variant. At sa Providence Christian School, ministry arm ng church, papasalamat tayo sa mga estudyante na dinala ng Diyos para po turuan ang ating mga guro sa pangunguna ni Ate Purin. At sa mga nag-birthdays, again, nag-wedding anniversary, andyan po sa screen ang kanilang mga pangalan. Muli ko pinapaalala sa inyo ang weekly ministry activity ng church, Bible studies, prayer meetings. At tomorrow,
ay meron uling Bible study ang ating GNCF professionals. Ito pla, kapangunan ni Pastor Ribo. Lagi po sinasabi, this group of professionals, we are providing them the opportunity to be equipped because we consider them as the second generation leaders of Good Neighbor Christian Fellowship. So yung iba po sa inyo mga professionals, make it a point, find time, create time to participate sa kanilang Bible study via Zoom every other Monday, every first and every third Monday at 8 o'clock. And this group is being ably led by Pastor Ted Ribo. Patuloy tayo sa ating pagtalakay, sa ating month of August topic, Maintaining a Robust Christian Life. Salamat tayo na itong apat na pamamaraan ito, dyan po sa screen, ay naipapaliwanag sa atin ni Pastor Ribo. Upang makatulong na tayo, hindi tayo mabuhay ng ating spiritual life ay mahina. Konting ihip ng hangin na bubuwal. Konting kanti ng tukso ay bumibigay. But in the midst of all of this situations sa ating buhay that target our testimony, our faith in God, to weaken our faith, to weaken our resolve, hindi po natin hahayaan yun. So pagka tayong mga Kristiyano, we should be living a victorious Christian life. At yan po ay nasa apat na pamamaraan na binanggit ni Pablo sa Colossians 2, 6, and 7, which is our key verses for this specific topic for the month of August. Naniniwala ako na ang Diyos ang patuloy na nag-provide ng ating pangailangan. Ang Diyos ang patuloy na nag-guide sa ating mga desisyon, sa ating mga plano sa buhay, sapagkat gusto ng God ng ating Christian life ay maging mabunga, maging effective, productive, at hindi talunan ng kasalanan. So sa inyo lahat, isang maligaya at mapayapang pakikisa sa ating pananambahan ngayong umaga. Pagpalain ng Diyos, again, I will never stop praying that God ay i-bless niya ang ating buhay, ang ating sambahayan, ang ating kabuhayan, ang ating kalusugan, especially sa panahon ng pandemic na ito. Huwag po tayong mainip. Ang Diyos po ang gagawa ng kanyang hakbang. Lagi natin sinasabi, God, we ask God's mercy to intervene between us and this pandemic so that this pandemic will finally get out of our life. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ako po ay kumabati sa inyo lahat. At naniniwala ako na lahat tayo ay masayang makikinig sa mensahe ni Pastor Ribo ngayong linggo. Amen at amen.